Isang malaking karangalan po na ang makakabonding ko today ay tinigurang ina ng Ilocos Norte. Marami pong humahanga at siyempre nagmamahal sa kanya. At ikit sa lahat, isa siyang certified mom of 3 boys. Walang iba, for the first time on Moments, makakasama po natin Governor Imee Marcos. Hello, hi, po, ma'am. Thank you very much. Matagal ko nang gustong lumabas dito. Ba't nga ba? Matagal, hindi ko mag-gets. Busy ka, syempre, ma'am. Busy-busyhan, wala naman. Pero una sa lahat, ano, kumusta po kayo? Kumusta ang pagiging parang all-in-one ka? Mami ka ng Ilocos Norte, of course. Not to mention, alam na yan na public servant. At the same time, maraming projects, of course, advocacies. Oo, ayan. Paano po niyo nagagawa lahat ng yun? Hindi ko ginagawa sabay-sabay. Ayun. Mamamatay ako. Hindi, palagay ko ganun talaga. May phases sa buhay, di ba? Ganun. Ang hirap pati pag solo parent ka, di ba? Mag-isa ka lang. So, you have to find a way. Mm-mm. Mahirap. So, delegation. It's always a struggle. And, syempre, higit sa lahat, hindi rin delegation eh. Parang di mo naman nade-delegate eh. Diba? Opo. Kasi sabi nga nung iba eh, micromanage. Hindi, sa amin, nanomanage sa probinsya eh. Pero ano, pag-utusan eh. Opo. Kulang na kulang yung tao lagi. Tapos ang daming-daming dapat gawin. So, ikaw na mismo, syempre. Pero buti lang kahit paano, like si Ate V, ano? Tagaayos ng ano mo? Si Ate Vilma Bacani? 100 years in service na yung mga tao namin. Wow! Gumurang na kami na sabay-sabay. Ganun ka-loyalist talaga. Nakakaloka. Oo, oh, ano. Rewind po tayo ng konti. Syempre, alam naman po, lalo na ng buong Pilipinas, kung ano ang napaka-prominente po ng inyong family, syempre. Pero ito po, nung early years, ano, that, of course, you were younger, ito, paano po nag-sink in ba kagad sa inyo na, wow, ang father ko is the president of the Philippines? No, malaki na ako eh. Parang mulat na ako nung naging president siya. Nag-umpisa kami sa San Juan talaga. Mm-hmm. Tsaka umuwi ng Ilocos tuwing bakasyon. Mm-hmm. Eh, yung nanay ko, ordinary housewife nun eh. Talaga namamalengke araw-araw. Si tapos madam, sabay-sabay ako. Yeah! Ang bait na asawa nun. Tapos araw-araw nagluluto. Tapos hassle na hassle pa siya. The usual housewife? Very usual. Namamalengke, nagluluto. Tapos napaka-probinsyana nun. Hindi bumibili ng manok na patay. Buhay na kaloka. Siyang mag-aano ng tapos dalawang linggo ka mapapakanin ng mais kasi iba daw lasa. Certified probinsyano. Kaya hanggang ngayon takot na takot ako sa manok. Dahil kinakatay niya. Eh, binigyan ko na ng pangalan niyo. Naging pet ko na. Bilang pak! Kaka-lurky. Kasi ibig sabihin fresh talaga. Para fresh talaga. Walang duda. Kasi talaga ganun siya ka-promdi. Talaga organic to organic. Sobra to the max. Pagkatapos, yun. Ganon, yung tatay ko naman, di sila magkasundo sa food. Dahil okay. Yung papa ko, eh wala maalam yung kakainin, kundi sabi nga ng anak ko, ding-dining-ding. Ay, talaga? Araw-araw, every meal may dining-ding. Yun lang type niya. Vegetables. Oo, ganon. Pero hindi naman po vegetarian si President Marcos. Almost. Pesca. Oh. Pesca, ba tawag doon yung pesca, isda? Pesca, fish and vegetable. Oo, nga nakakaya nga sa Malacanang umabot yung araw, sinabi ng doktor, sir, malnourished po kayo. Talaga po? Eh, seryoso? Eh, kulang na ng protein. Hindi na nga kumakain ng masyado. Meat, ganyan. So, health conscious din pala si sobra, kumakain ng wheat Ferdinand. Germ at araw-araw nilikha ng Diyos, puro, ano yan, oatmeal. Wow. Ang breakfast. Totoo. Walang kagana-gana. Umabot ng panahon na wala nang sumasama sa kanya sa biyahe. Kasi ang pangit ng tsaka ng food. At saka hindi ka papakanin. Kailangan ko ano, siyempre, kung ano yung kinakain ng president, dapat oo, siyempre, alam naman, masarap pa yung food mo kaya sa boss mo. Nakakahiya naman sa kanya. Kahiyaan na to. At pag hindi siya kakain, di matirang matibay, waka eat, di ba? So, lahat ng cabinet member, yung mga opisyal, lahat sila hinihimatay. Go, lahat sa nanay ko. And nanay ko, piyesta araw-araw, talagang Bisaya. Go, lechon. Ano yung favorite niluluto ni madam? Na gustong-gusto mo? Nakakaasar yung linuluto niya, mga long-playing. Ano? Ayoko, like, I'm a short-order cook. Ayoko ano? Ng ganyan. Ano yung mga long-playing? Ang tagal. Yung mga linalaga na 8 hours, ng mga relleno, ng mga kalyos. Na ang tagal-tagal gawin. Nakakabagod. Matyaga si madam. Magluto ng mga ganun. Tapos yung gaganyan, iba, i-be-based mga yes. Ganyan. Pa. Ano ba yan? Nakakapeste. Pero I'm sure it's all worth it. Pag tinikman, napakasarap. Oh, no, ma'am, very good naman siya. Pero yung papa ko, poison. Don't eat that. Kaya talagang hindi sila nagkakasundo sa food. So in short, ngayon, alam mo, ito ngayon ko lang yan nalaman. Ha, na eh, si President yung isa. Ferdinand Marcos pala, hindi pala siya meat eater.
Hindi, no? Hindi talaga. Oh, eh, samantalang yung nanay ko, purely carnivorous. Aba, kung uso na pala, noon pa pala uso itong keto. Keto, yes. Na siya way ahead. Lechon every day. Isa sa original palang ng keto, eh si madam. Pero feel na feel niya sa Ilocos. Kasi keto rin sa Ilocos. Keto rin. Oh, wala kaming takot sa baboy, yes. Di ba? And of course, seafood. To death, bagnet, yung mga chicharon na ganyan kalaki. Oh, at saka yung mga longganisa, ayun. Wow, oo nga. And short ganisa, long ganisa, lahat. Lahat and na klase. And empanada, nako, lahat yun. Puros babo yun. Opo. Pero sa inyo pong magkakapatid, sino yung masasabi mong pinaka-close mo? Pinaka-close ko? Hmm. Eh, tatlo lang kami. Ano yes. Nangyari kasi? Kasi diba minsan? Para kaming nawalay sa normal, di ba? Kasi lumaki kami sa Malacanang. Yes, yes. Nung umpisa, normal pa. I mean to say, labas-pasok, maglalaro kami dun sa San Juan and everything. And then parating maraming tao yung bahay namin. Siyempre. Kasi, siyempre, bahay ng politiko. Uh-oh. Hanggang, yun nga, yung nanay ko, nung una kami, pamilya-pamilya lang. Tapos, di pataas ng pataas ang pwesto ng tatay ko, padami ng padami yung tao. Pito na yung kusina sa bahay namin. Pito yung kusina? Eh, paano yung pagkain ng papa ko? Isa na yun, di ba? Puro Ilocano food doon. Tapos sa mami ko. Tapos sa ganito, iba na naman. Tapos kami may sarili din kayo menu. Tapos may pangtao, di ba? Yung walang kamatayang pansit na ganyan, nakashovel na. Dahil hindi kayo nauubusan ng bisita. Ang dami-dami kasing tao, uy. Tapos pagkain sundalo, di ba? Yung mga umaapaw na sabaw. Tapos 10 bundok ng kanin. Exage yung kusina. Sabi namin. Nga nila, pang-construction, di ba? Ganon. Marami yung kanin. Eh, di ba, pagkain sundalo, ganun din. Mm-hmm. Tapos sabaw na sabaw, para lang pamparami. Pero ito po, curious kami, no? Kayo po ba para rin ang pangkaraniwang pamilya na paano yung bonding ninyo kapag ka medyo nakakaluwag-luwag sa schedule po? Okay naman, kaya lang yun nga, naging sobrang close kaming tatlo dahil pag-abot sa Malacanang, wala naman nakakapasok, wala kaming kalaro, kundi kami din. Wala kami masyadong friends. Wala kami friend, kawawa naman kami. Tapos minsan kinukumbida namin yung mga classmate namin. Yun, tsaka lang kami may kalaro. At luckily, ang dami-dami kong pinsan. Onse yung nanay ko sa pamilya nila. So, sang katutak sila, sina Mayor Alfred, yan, mga kalaro namin, si Martin. So, sila siyempre, si ayun, madaling nakakapunta sa Malacanang. Sila nakakapasok, pero hindi rin lagi. Oo, kasi may school din, tsaka siyempre, napepeste sila, ang layo-layo, di ba? Natunaw na yung ice cream, yung ganun bago nakapasok, naaasar na sila. Pero kayo po magkakapatid, paparani yung bonding pero ninyo. Pero kami ni Bongbong, ang trabaho namin tumakas. Si Bongbong, pinakamagaling, kasi nagmamaneho. Ako hindi ako nagmamaneho, mabilis na ako tumakbo. But up to this day, o marunong ka na mag-drive? Hindi, kasi mahinang mata ko eh. Dadapa nga so, ng mga younger years nyo, meron kayong mga pagtakas na nagaganap. Yeah, super takas. That's the great adventure. How to make takas sa presidential at guards. At yun nga, takasan yung mga bodyguards. Oo, sa katutak na guard. Kayo nakatakas ba kayo? Oh, ang dalas! Ay, nako! Ang dalas. Nakakaloka. Si Bongbong, yan. Ihaharurot na yung sasakyan. Ang bilis mag-drive noon. Hindi na kayo mahabol. Ever. Sir, habulin pala kayo nung guard. Ay, wala na, nakaalis na. Ire-report na lang kami. Where are you? Ayun tapos magugulat na lang po kayo, susunod na yung ano, kung saan kayo naroon. Oo, madidiscover na lang kami kung saan-saan. Oo. Pero maganda, nung nag-aaral na kami sa abroad, yun, si Bong, at nasa ibang bansa na siya, naliligaw. Ay, dahil kakatao. Oo. Nung naging teenager na, ayan, may ligawan na. Ayun na. Disappear! Siyempre. Eh kayo po, paano ka nakakapag-date nun? Ang hirap nga, talagang walang never-ending story. Teka, naliligawan po ba kayo ng normal nun na nakakapunta sa Malacanang? Sa Malacanang ang inyong maliligaw. Hindi, uso pa nung tanan eh. Di ba yung nanay ko, tatay ko nagtanan? Yes. Kaya ganun. Pero ito po, paano ang parenting style ni President Ferdinand sa inyo? Parang siya lang yung strict magulang. Strict ba siya? Siya lang yung magulang. Yung nanay ko parang kapatid namin. Ah, cool, si madam. Yeah, hindi, kasi ang laki ng agwat eh. Mm. She's much younger than him. Mm. And my dad's the one, parang sobrang in charge. Maski sa bahay. Ayun. Oh. So, authoritative talaga siya? Hindi naman. Hindi siya authoritative. Nakakatawa nga eh. Hindi, funny siya. Sobrang si funny niyo sa bahay. Oh. Talaga ba? Parang marami nga kaming paint
picture na kung ano-anong ginagawa namin sa kanya. Ah, so okay. Okay, design. May mga playtime din kayo with him. Oo naman. Kung ano-anong ginagawa namin sa kanya, yung pinapa... I don't know. We used to make him do stupid things that he didn't know how to do. Na okay naman sister, sa kanya. My sister, ang hilig-hilig ng kapatid ko, din drawingan yung mukha niya, sinusuotan ng wig. Hmm. Ayaw ko, pinagtitripan lang ng sister tapos ko. Tapos okay lang kay tapos Sir Ferdinand. Tapos gustong-gusto ko naman Ferdinand. Pagawin ng hindi tama. Yung basta, asar-asar siya sa amin, pero tinitiis lang. It's very indulgent father. And I don't know, he put up with me kasi ako naman, maraming tanong. Yes. Makulit akong bata kasi basa ako ng basa. Mm-hmm. Tapos ang dami-dami kong tanong. Tapos hindi naman siya nagagalit kung ano-ano tinatanong ko. Talaga? Oo. So parang yung pagiging strict siya kay Bongbong, hindi sa amin. Sa girls, so, hindi gano'n. Kay Bongbong, mas stricto siya. Bakit si Bongbong parang tinapapalo. Sa bahay si Bong. Hindi, mabait yun. Pero likot-likot. Ah. Pamatay, kulang na lang magkuhan. At dahil siyang... maghalumbitin dun siyang, sa mga chandelier. Siya kasi only boy, di ba? Yeah, so he's so strict with Bong. Pero si Madam, siya yung mas cool ba? Siya yung sa mas... pera, very cool. Oo, pero pagkuhan, pero sa mga curfew, yes, mga ganyan. Strict. Mami ko nagagalit. Ganun pero konsentidor sa pag-absent sa school. Gusto namin yun. Kasi pag sabi, oh, holiday, okay, gano'n. Pero yung papa ko galit na galit. Bakit? Eh, hindi ka mag-absent kailanman. Kahit rehearsal lang, kahit extracurriculars, dapat mas maaga ka sa teacher, nakakahiya. Aba, so talagang... laking deped yun, yung nanay niya kasi. Disciplinarian, at saka depende, on time. Depende sa anong bagya, on time, tapos yung mga pagkain, tapos mag-exercise ka tuwing umaga, para kang mga malilit na sundalo. Military sa umaga, magigising ka, exercise, jumping hindi pwedeng umabsent doon sa exercise? Ay, hindi pwede. Kunyari, magsasakit-sakitan. Ganon. Inaantay na nga kami ng mga tao doon sa Malacanang kasi 6 o'clock on the dot talaga, umiikot na kami sunod sa papa ko. So, yun ang old school talaga. Old school. Of disciplining na talaga natutunan po niyo kay President Marcos. Ano? And of course, pero with your mom. Pero tiyaga, no? Keeps talking and talking to you. Mm-hmm. Matyaga yun, makipagkwentuhan, miski sa baby. Talaga? Mahilig sa bata. Mm-hmm. Eh, yung mami ko naman. Ano ba yung mami ko? Masaya yung mami ko eh. Yes. So, kanta syempre, ng kanta. Kay madam mo na ako, party syempre, ng party. Yung pagiging kailangan, laging nakaayos. Ayun, malaking gulo yun. Kasi sa Malacanang, lumaki ako na walang chinelas. Kaya naka-chinelas na ako araw-araw ngayon. Walang chinelas doon, talaga? Walang duster, promise. Pinaka heavy duty na namin mag-shorts. Eh, paano lagi may bisita, di ba? So, lalabas so ka ng kwarto mo, talagang pwede ka lang mag-state dinner by yourself. Ganon. Kasi, syempre, di pwede yun sa bata, no? Naglalaro kayo. Oo nga. Ang hirap so, kaya. So, ibig sabihin, kahit po mas bata pa kayo nun, kailangan halos formal ang lumalabas ka. Bis ka na. Kasi paglabas mo ng kwarto mo, yun na yun eh. Hindi mo andun na yung mga prime minister, yung mga kusino. Pero syempre, nagkakaroon ng aksidente. Yung mga aso namin, dami naming aso eh. Yung mga aso. Sino po yung mahilig sa aso? Papa ko mahilig sa aso. Si Irene, ang pinakamalalam. Eh minsan, yung maliit na aso na rinigalo sa nanay ko, jumingle dun sa kama pala ni Governor Reagan nung time na yun. Oh no! So, talaga! Hindi naman medyo napanish yung aso. Hindi hindi napanish yung aso. Kami ang napanish, obvious ba? You know, tapos katok-katok yung tatay ko dun sa kwarto ni Governor Reagan. Eh, naging presidente din yun, di ba? Yes! I'm sorry, our dog. Ayun na. Their dog. Ayun. Patay. Aba, kasi bisita nyo po that time. Yeah, naging state visit. Nakatira pa yung mga state visitor sa Malacanang nun eh. Oo. Pero gawain kasi namin yun. Pinapasok namin yung kabayo sa kwarto nila. Kabayo? Oo. Wala na. Kabayo? Ano, naliw lang kami. Wala, lang, wala nga kami kalaro kung ano-ano nang maisip namin. Apart ba yun yung medyo bored mo sa loob ng wala palasyo? Wala kaming friend. Ano ba yung gano'n? Tapos yung mga... tapos natuto kami ng pinaka kung ano-ano na dahil puro sundalo at pulis ang aming barkada, di ba, sa loob ng Malacanang. Wala naman kaming kilala kundi sundalo at pulis. So, not the usual na mga kids. So, ending is, meron kaming alam sa karate, taekwondo, judo, ayun. Oh, hindi the usual na hindi may na mga normal. Barkada, hindi ganun, yung mga okay, age okay nyo. Naman, may usual din. Meron rin kaming friends, yung mga pinsan ko. Then later on, nung mas matanda na kami, yan, na marami na kaming barkada. Oh. And then, ang nangyari naman, nag-abroad na kami. By ayun then, na, another problem na naman. Ayun na nga. So, syempre, sa pag-abroad nila, aba, nabago ba, ika nga, yung kanilang samahan bilang pamilya? Paano nga ba sila, di ba, kapag ka wala ang mga constituents at sila-sila lamang pamilya? Kami tatlo lang. Eto nga, ang ating alamin sa pagbabalik po yan ng Moments.